Aksa yan, maglalagay tayo ng busina gamit ang starter button. Para sa mga sira na starter, ano. Ito siya, tinututok mo rito. Maglalagay tayo ng busina gamit ang starter button. Itong pinaka button na to, depende kung ano yung gagawin mo sa kanyang trigger. Pag nilagay natin yan sa negative, ito halimbawa, tapos yung isa rito, ibig sabihin negative trigger. Pag nilagay natin ito sa positive o accessory wire, ibig sabihin positive trigger. Pati-testing muna natin sa ano ha, sa testing natin sa negative trigger at positive trigger. Ito accessory wire to ha. Accessory wire ng ating motor. Iilaw lang pagkabukas ang susian. Ito yung accessory wire natin ha. Pagka negative trigger, nakalagay na kagad sa isang ano to ng busina. Ayan siya ba? Oh, nakalagay na kagad ha, yung positive. Meron na kagad positive. Tapos, pagka na negative trigger, ito siya yung isa dito. Nakalagay dyan yung isa. Tapos yung isa, nakalagay sa ground. Solid green o body ground. Ayan siya. Pag nakaganyan siya, ibig sabihin, ano na siya, wa? Yan yung, ano na, yung negative trigger. Negative trigger na siya, wa? Opo lang, ground. Hahanap tayo ng magandang ground. Ito. Wala. Ayan, baka istak ang ating busina. Uy, matigas yung kinakapitan ha. Matigas din ang magiging tunog niya. Check natin yung accessory wire. Toink. Wala. Accessory wire. Yun. Dito. Oh, meron naman. Yan. Ito, negative to. Ayan. Ayan siya kasaya na. Ay, naroon sa negative dun. Siya ba? Kaya ganyan ang tunog ng busina natin kasi yung pinaglagyan ay matigas. Dapat ito ay nag-ano to. Yung nagbabibrate. Ayan. Testingan natin lumuwag para mag-iba yung busina. Dapat malambot ang pinaka-ano niya. Kasi pagka ganyan, hindi siya makaka hindi makaka ano yung busina natin. Hindi makakabuelo ng tunog. Matigas tong kinapitan. Ayan, oh. Dapat siya makaka ano siya. Makakapag-play. Kaya to matigas to mali yung ano niya. Oh. Ngayon, gagawin naman natin ano, lokong gogo to ah. Oh, gagawin naman natin passive trigger, negative trigger siya wa. Ah. Oh. Negative trigger yung busina natin. Ngayon, positive trigger naman ang gagawin natin. Ito siya. Galing accessory wire, lalagay natin sa isa. Tapos, lalagay natin sa isang busina kahit alin dyan. Ang magsusupply naman sa kanya ay positive. Kaya magiging positive trigger. Tapos yung isa, ilalagay naman natin sa body ground. Kung magba-body ground kayo, maganda kung may i-terminal ha. May i-terminal para ano siya, para malakas yung tunog as pag matagalan. Kailangan kumapit yung ground natin.
Ayan siya. So, naka-ground tong isa. Tapos yung isa papunta ng pindutan, yung isa papunta ng accessory wire. Ito naman yung positive trigger. Kaya pag maglalagay kayo ng busina, ganun lang siya kabilis. Tsaka huwag sa matigas ha. Kailangan nakaka-play. Oh, ganun. Ito, positive na ito kasi yan. Kasi pag, pag kaya hindi na siya nakapag-play, hindi na siya nakapag-play ha. Oh, magiging tunog niya, matigas ang tunog, hindi siya makakapaglaro. Ganyan ang tunog niya. Kailangan makakalaro ito. Mas malambot. Oh, ganyan yung positive trigger ha. Pwede niyong gamitin. Kaya yung mga starter button at saka yung sa may starter at busina, pag sira ito at hindi naman sira rin yung starter, pwede niyo siyang gamitin. Pwede niyong gamitin na ano, para hindi na kayo bibili pa ng switch kung sira na yung dati yung switch ng ano ng busina. O ganun lang kasi yung paglalagay ng ano gamit ang starter button ng ating motor para hindi na tayo bibili ng switch. Yan na rin yung pinaka switch oh. Oh, pagka ito magpe-play, syempre mas magandang tunog. Isa pa. Yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.